Papuri sa Diyos, kapatid. Brother Raldi Pones po, mula po sa Makati Police Station. Ang ating mabuting balita sa araw nito ay inangon natin sa Mateo 22:37. Ang sabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong isip. Buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Nais ng Diyos sa panahon ngayon na 100% tayong magbigay sa Kanya. Nais ng Diyos na ang ating buong isip, kaluluwa, at ang puso natin ay may offer natin sa Kanya. Ayaw ng Diyos nang may karibal. Gusto niya siya lang talaga ang ating sambayan, papurian. At paano natin maibabalik yan? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating treaties. Ano ba yung treaties natin? Time, treasure, and talent. Sa pamamagitan ng pagbibigay at pagbabalik nito sa ating Panginoon, napaparangalan natin, napapapurihan natin siya. Minsan daw kapatid, may isang commercial na aking napanood, yung commercial ng pita bread, naalala mo yung kapatid? Yung kung saan mayroon isang lalaki na kumakain ng pita bread, at nung nag-iisa na lamang yung kanyang pita bread, may lumapit sa kanyang isang matanda, nangingisa kanya ng pita bread. Anong ginawa na itong lalaki na to? Hinati niya yung pita bread, tapos ibinigay niya yung kalahati sa matanda. Di naglaon, nalaman niya at nagulat siya na yung binigyan niya pala ng matanda na yun ay isa palang engkantada. Kaya sabi sa kanya ng matanda, dahil sa kabaitan mo, bibigyan kita ng isang kahilingan, humiling ka kahit anong ibibigay ko. Agad-agad yung lalaki, sabi niya, bigyan mo ako ng sports car, yung color red, yung Ferrari. Agad-agad din kapatid, ibinigay sa kanya ng matanda yung kanyang kahilingan. Kaya lang, anong siste? Pagbagsak nung sasakyan, kalahati rin lang ibinigay sa kanya. Bakit? Kasi kalahati lang ibinigay niyang biskuit. Pero marahil doon sa istorya, kung isang biskuit sana ang ibinigay niya, baka isang buong sasakyan na Ferrari na sports car ang ibinilik sa kanya. Kapatid, sa araw na ito, ang gusto ng Diyos ay ibigay din natin yung pita bread natin. Ano itong pita bread natin to? Faith, income, time, and availability. Bali kapatid, ito yung katumbas ng ating time, treasure, and talent. Faith, nais ng Diyos na ibigay natin ang ating pananampalataya. 100% of our faith. Ibig sabihin nito kapatid, pag naniwala ka at nanalig ka na ang Diyos mo'y nagpapagaling, maniwala ka. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Huwag ka nang pumunta doon sa mga albularyo, sa mga ibang paniniwala. Magtiwala ka lamang sa Diyos mo na siya ang magpapagaling at pagagalingin niya nga. Pag naniwala ka na ang Diyos mo'y magpo-provide, tanggapin mo na magkakapera ka, na mababayaran mo na yung mga utang mo. Bakit? God is a providing God. Pag sa oras na ito'y nakaramdam ka ng kamali at pagkakasala, tanggapin mo na ang Diyos mo ay Diyos ng pagpapatawad. Ang ibig sabihin nito kapatid, pag nanali ka at nagtiwala, 100% ka na nagtitiwala na mangyayari ang bagay na yun. Anong kasunod? Income. Diba? Nais ng Diyos na ibigay natin sa Kanya ang ating treasure. Ang hinihiling nga ng Diyos kapatid, hindi na yung buong buo ng buong isip, puso at kaluluwa. Ang hinihiling nga ng Diyos is a 100% na nanggagaling lamang sa puso mo. Hindi kailangan ng Diyos ng malaking pera sapagkat mayaman ng Diyos. Ang kailangan niya lang yung cheerful giver. Magbibigay ka dahil masaya ka. Magbibigay ka at nanggagaling sa puso mo. Magbibigay ka nga ng malaki, nakasimangot ka naman. Di ba? Ang nais ng Diyos ay isang pusong nagbibigay na may kasiyahan. What's the next? The T. For time. Kapatid, may oras ka ba? May oras ka ba sa pamilya mo? May oras ka ba para magsimba? Sa isang linggo, mayroon ilang oras? 168 hours. Yung 167 sa atin na yon, yung isang oras na lang inihiling ng Diyos para tayo manambahan, para tayo magsimba. Kaya lang minsan yung isang oras na yon, dinudugas pa natin. Bakit? Minsan darating tayo sa simbahan, late na. Tapos hindi pa tapos yung misa o yung gawain, umaalis na tayo. Ang gusto ng Diyos is a 100%, isang oras na magluluwalhati, sasamba at pagpupuri ka sa ating Panginoon. And what is the last? The letter A, for ability. Lahat daw tayo kapatid ay may bokasyon, may pagtawag. May tinawag sa pagpapare, may tinawag sa pagmamadre, may tinawag sa pag-aasawa, may tinawag sa pagiging single, may tinawag sa pagiging balo, may tinawag sa pagiging pulis, may tinawag sa pagiging guro.
Ang tanong kapatid, saan ka tinawag ng Diyos? Ang gusto ng Diyos, kung saan ka tinawag, galingan mo. I-offer mo yung abilidad mo. At dapat kung may abilidad ka, mayroon kang availability. Hindi kailangan ng Diyos ng isang magaling. Ang kailangan ng Diyos, yung may puso ka na i-offer yung sarili mo. Bakit? Ang gusto ng Diyos, siya ang magpapalago ng ability mo. Ability without availability is disability. Hindi kailangan ng Diyos ng magaling, sapagkat ang Diyos ay magaling. Ang kailangan ng Diyos, yung willingness mo na magpuri, magsamba sa Kanya. Sabi nga kapatid, kung ang talent natin na i-offer lamang natin sa ating Panginoon, sigurado palalaguin niya yan. Bakit? Lahat daw ng ginagawa natin, as long na ino-offer natin sa ating Panginoon, tiyak, yan ay isang uri ng pagpupuri. Bakit? Sinabi niya sa Colossians 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ng buong puso, na waring sa Diyos ka naglilingkod at hindi sa tao. Ibig sabihin, kaya naguhugas ka ng plato, kaya nagdadlampot ka ng basura, kaya nagpapatrolya ka sa kalsada, kaya naglalakad ka o nakasakay ka ng mobil, kaya nagtuturo ka ng estudyante, as long na ino-offer mo yan sa Diyos, it is part of worshiping God. Sa araw na ito, kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon, surrender everything to Him. At pag sinurrender na natin sa Kanya, ang ating pita bread, ang ating faith, income, time, and ability, siya naman ang magbabalik sa atin. Napakayaman ng Diyos natin. Ibabalik sa atin ang treasure natin. Ibabalik sa atin ang time natin. Mas lalong palalaguin ang abilidad natin. At ang pananampalataya natin ay tunay na lalago at titingkad. Manalangin tayo kapatid upang sa ganon patuloy tayong biyayaan pagpalain ng ating Panginoon. Sa nga naman ng Anak ng Espiritu Santo, amen. Amang Diyos, salamat po sa biyaya ng Tita Bread, ng faith, income, time, and ability na nasa amin. Ang kailangan na lamang po namin, Panginoon, ay palaguin ito. Sa araw nito, Panginoon, patawarin kami sa mga pagkakamali namin sa aming buhay, sa mga panahon na nagduda kami, sa mga panahon na nagdamot kami, sa mga panahon na hindi kami kumilos, sa mga panahon na hindi kami nakasimba at wala kaming time sa iyo at sa aming pamilya. Pero sa oras ito, Panginoon, sa pagpapaalala mo, magiging masaya na kami. At ang kasiyahan na ito, Panginoon, na aming idudulot sa aming kapwa upang nang sa ganun, ang aming kapwa ay magpuri din sa iyo. Amang Diyos, patuloy mong pagpalain ang aming sambayanan, ang aming tahanan, upang nang sa ganun, sila man ay makaramdam na tunay mo nga silang iniibig. Ikaw na po ang bahala sa araw nito, Panginoon. We surrender everything. We surrender our pita bread to you, ang aming faith, income, time, and availability. Panginoon, salamat! Papuri at luwalhatiin ka. Amen. Mula po sa Makati Police Station, magandang umaga po. Binabati ko sa Pinag-isang Puso Catholic Charismatic, lahat po ng aming prayer group, ang Las Piñas, ang Lord's My Shepherd Prayer Group, ang aming Tuesday group, ang Kawal ni Cristo Prayer Group, ang aming Wednesday, Virgen Milagrosa Pasay, then Thursday, Virgen Milagrosa CAA Las Piñas, ang aming Temple of the Holy Spirit sa Viejo, ang aming Friday group, ang Chosen People of God sa Imus, Cavite, at ang aming dalawang prayer group sa Gabay ng Buhay sa Bacoor, at ang Guadalupe Prayer Group dito po naman po sa Guadalupe, Makati. Mula po sa Pinag-isang Puso, magandang umaga po at papurihan ng Diyos, madakila at maluwalati. Sambahin siya. Good morning. God bless us all.